ang Republic Act 11203 o mas kilala bilang Rice Tariffication Law ay ipinatupad ng ating pamahalaan mula Marso 2019 upang paluwagin ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Sa halip na limitahan ng pamahalaan ang aangkating bigas, magbabayad ang mga importer ng karampatang taripa o buwis. Mas mura ang imported rice kaysa sa sarili nating aning bigas. Ngunit dahil sa taripa, inaasahang hahabol ang presyo ng lokal na bigas sa imported rice at mapipigilan ang labis na pagdagsa nito sa ating bansa. Ito ay para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hindi na bago sa sektor ng agrikultura ang pagpapaluwag o pakikipagkalakalan o trade liberalization. Taong 1975 nang sumapi ang Pilipinas sa World Trade Organization o WTO. Kasama ang 124 na bansa, nakipagkasundo tayong magiging bukas sa pakikipagkalakalan ang ating mga produktong bigas, mais, prutas, karne at iba pa. Dahil lubhang mahalaga ang bigas sa ating seguridad sa pagkain at hindi pa handa ang ating mga magbubukid na makipagsabayan sa mga dayuhang magsasaka, paulit-ulit tayong binigyan ng WTO ng partida sa kalakalan ng bigas. Sa loob ng 22 taon, mula 1975 hanggang 2017, nanatili sa kamay ng ating pamahalaan ang pag-aangkat ng bigas. Ang Rice Tariffication Law ay naglaan ng 10 bilyong piso mula sa taunang pondo ng pamahalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na gagastusin upang matulungan ang ating mga magsasaka na dagdagan ang kanilang ani at bawasan ang gasto sa pagbubukid. Ang pondo ay ilalaan sa dekalidad na binhing palay, demakinang pagsasaka, pautang ng halos walang interes, at extension o pagtuturo ng mga bagong teknolohiya sa pagpapalayan. Ang mga programang ito ay ipatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Land Bank at Development Bank of the Philippines, Technical Education and Skills Development Authority at Agricultural Training Institute. Bukod pa rito ang National Rice Program na pinangungunahan ng Department of Agriculture upang dumami ang ayuda sa ating mga magsasaka. Kapag ang taripa o buwis na malilikom mula sa imported na bigas ay lalampas sa 10 bilyong piso, ilalaan pa rin ang butal para sa tulong pinansyal sa mga magsasaka, pinalawak na crop insurance, pagpapatitulo ng mga lupa at crop diversification. Mahal ang sarili nating bigas kumpara sa bigas Vietnam o Thailand dahil sa ating limitadong ani at mataas na gasto sa pagsasaka. Bunga ito ng hindi palaganap na paggamit ng dekalidad na binhi at angkop na makinang pambukid. Kaya naman, purong binhi at demakinang pagsasaka ang tututukan ng RCEF. May mga teknolohiya tayo para sa dagdag ani at bawas gastos. Huwag tayong magpatalo sa banyagang bigas. Tulungan natin ang mga Pilipinong magsasaka upang pahusayin ang kanilang kakayahan at kasanayan tungo sa mas masaganang ani at mataas na kita.